Yes, mga igala, mayong adlaw ka natong tanong. Welcome sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no? Kumusta? Medyo na ungot ko da. Anyways, mga katambayan, no? Karong hapon na, I hope. Or karong adlaw, I hope. Okay, ato ang kwan karon, no? Okay, ato ang mga nasinatian karon, no? Despite medyo cool down na ang ato ang tension dinis Davao City, pero hopefully hopefully okay lang tanan, no? But anyways, asa man to mga igalo, no? Karong hapuna, no, una na tong hisgot, ano, about aning mga kuan to sa PhilHealth, no? Actually, kagahapon atong niyaging adlaw sa Kapihan sa Bagong Pilipinas, so gi-discuss na kung sa tong mga kuan, no? Gi-discuss tong about sa katong sa mga accomplishments sa PhilHealth, no? Pero more ginaging controversial lang ni pod, no? Kitungod naiuban nga mga unsa ni, naiubang mga panghitabo, like atong 90 billion or 19 billion, no? Pwede ba na ito i-con po mga igalan? We cannot deny the fact, no? Nga nakatabag yun. Kaya lang, mo lagi nilang gina-push lagi, no? Kuan, more on, karin sa tawagan ni, kanang transparency ba? Kaya daghan man po kayo po dyan dinood nga nanginahanglan og kining kwan sa PhilHealth. Or lagi lahi gid ang ilahang kano gusto nga ma-achieve, na siguro sila yung wisdom nga nadawat, no, nga somehow dili ma sabdan sa to ang ordinaryong mga kababayan, no, dili sa to asab na. So anyways, mga igala, no, alang sa maong kwan, no, ubang hisgutanan about sa PhilHealth, mga igala, no, nga wala na cover sa live na to sa Radyo Pilipinas sa Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ato paminawan, mga igala, no, si PhilHealth Davao Region Regional Vice President na si Attorney Harvey Carcedo, no, kauban niya, mga igala, ang iyahang Health Care Delivery Management Division OIC Chief nga si Doktora Marie Alexis Campaner og ang kuano Head sa Public Affairs Unit sa PhilHealth Davao Region nga si Ma'am Clea Gail Guevara. Anyways, mga igala, nilatabag dugay ato ng paminahon, no, ang ilahang mga pamahayag. Again, sa timo mga tagapagsubaybay, no, I really encourage everyone po, sir, lahat po na nagtagapakinig, yung mga kasama natin sa bahay. We encourage everyone to please magparehistro po tayo sa PhilHealth, because our PhilHealth po is for each and every one of us. We have much benefit that we could gain in PhilHealth. Siguro yung iba, wala lang, hindi na natin na-reach out, sir. So maybe this is the time and we will take this opportunity to encourage everyone, especially those listening, your friends, yung mga kaibigan natin, yung family natin. Let us encourage all our relatives to register to PhilHealth po para po ma-avail po natin to mga benepisyo na naibigay po ng PhilHealth sa atin. Because again, PhilHealth was created for us, for it to be given to the less fortunate, especially to the less fortunate individual in our country. So again, pumunta lang po tayo sa pinakamalapit po natin na LIO or the Local Health Insurance Office in each provinces, and we also have express offices in different parts of the region. So again, yun lang po. We hope that to see you each to our members. We hope to see our members in our offices na magparehistro po so that they can avail po for the benefits of PhilHealth. Tony? Thank you po. In line po ano sa sinabi ni Attorney Carcedo, PhilHealth offers to all our members who are enrolled to the program population coverage, service coverage, and financial risk coverage. And this is very much reflected sa atin pong granting of immediate eligibility. Lahat ng Pilipino ay miyembro and they are given immediate eligibility regardless of their premium contributions once they need any benefit from our accredited hospitals. And we'd also like to emphasize that we are implementing the no balance billing policy in our accredited hospitals.
hospitals wherein our members would avail of zero balance po if they avail of the minimum standards of care and be admitted in ward and basic accommodations. Ma'am Clay? Yes, once again, good morning po, Sir Rene, and of course, to our media partners at lahat po ng mga nanonood po sa ating live. Nationwide po tayo, sir, no? So, inaasahan po ninyo na ang PhilHealth Regional Office 11, patuloy po natin ibibigay yung karampatang serbisyo at benepisyo para po sa ating mga miyembro at mamamayan dito po sa ating region. And we assure you that we give premium, no, when it comes to our quality also of the services. So, yung mga opisina po ng PhilHealth, kung may mga katanungan po tayo, open po tayo, no? And of course, pagdating po sa ating benepisyo, wala na po tayong kailangan ipangamba dahil lahat naman po tayo ay miyembro na at may immediate eligibility or automatic entitled na po tayo sa ating mga benefits. Thank you, Ms. Clea. We will open now the questions from our media partners. Continue with the questions. We ask Sir Gio of Mindanao Times. Sir, go ahead. Good morning. First question lang is, nagtaas ba yung number of accredited hospitals or facilities ng providers of consulta packages or even the benefit packages? So for the statistics as of this year po, no, we'll just give you the statistics. For our consulta providers, we have 122 across Davao region. And then for our accredited healthcare facilities, yung ating mga facilities wherein you could be admitted, 357 po all across Davao region. When it comes to digitalization, may idea kayo na madami bang PhilHealth users naka-access sa eGov app? Although we don't have the exact data, no, kung ilan po yung nag-a-avail, this is actually a portable app naman. Kahit saang sulok po tayo ng bansa, basta tayo po ay miyembro ng PhilHealth, we can access or we can utilize this app. However, we've seen significant improvements pagdating po sa feedback na natatanggap po natin sa ating mga members. Dahil nalalaman po nila na meron po tayong eGovPH app at meron na pong portal ang PhilHealth where they can access. And right now, we are encouraging more, if not all po na ating mga miyembro. Lahat po ng mga nakikinig ngayon, no, kung meron po tayong mobile phone, meron po tayong mga laptops or computers, let's make use of the online services of PhilHealth and let's access the eGovPH app. Okay, sige, thank you. Thank you, sir. So again, let's download the application na eGovPH. Lahat po actually ng basic na mga agencies that offer the various services are there po sa eGovPH. Next question from Sir Jason of PTV. Sir, go ahead. Good morning po. My question goes to generally po, kasi may mga young individuals na nagsasabi na they are being discouraged to have their contribution to PhilHealth. Instead, they are getting their healthcare insurance yung sa mga private po. How would you encourage them back to have their or to make their contributions again for PhilHealth and avail the services given by PhilHealth po? Yan. Of course, we really value po yung ating young individuals. In fact, dapat po as young as we are, alam na po natin kung ano ang PhilHealth at ano po yung tinatawag natin na National Health Insurance Program. Aside from the fact na yung PhilHealth po ay mandated by law, wherein we are all mandated to become registered members of the program, in-encourage po natin lahat po na ating mga ating youth to be in particular to be registered to PhilHealth because this will cover them, no, particularly in our benefits. Lahat naman po tayo ay covered, universal naman po yung coverage ng PhilHealth no matter what your membership status is. At the same time, we would like to also highlight yung nabanggit na po kanina na principle of social solidarity wherein that's the primary principle that PhilHealth operates in. Lahat po tayo ay nagtutulungan, kumbaga bayanihan, wherein the rich subsidizes the poor, the sick, the healthy subsidizes the sick, the young subsidizes the old. Doon po papasok yung mga kabataan natin. And we also do conduct mga activities for our youth. We partner with our academes
and schools para po mas mabigyan po sila ng orientation pagdating po sa PhilHealth. In fact, PhilHealth is being taught in our grade 10 students and our sisimula po tayo sa ating curriculum na turuan po yung ating mga kabataan pagdating po sa PhilHealth. Speaking of digitalization po, how open are we on helping, lalo na po yung mga elders on assisting with their technology needs, like accessing the applications online po? Yan. Yes, of course, we do provide extra or helping hands to our senior citizens or our elderly, particularly the sector, no? Who are the ones na adjusting to access of digitalized services or paggamit po ng mga online services. So even with the digitalization, we did not do away with our walk-in and manual transactions. In fact, we still have our face-to-face local health insurance office transactions to provide to our senior citizens and other different sectors. Aside from that, we also partner with different agencies like our OSCA and our Senior Citizen Federations. NCSC is also our partner, the National Commission for Senior Citizens, and our LGUs to bring PhilHealth services closer to the senior citizens. Na talagang face-to-face, amin po silang binibigyan ng information paano nila ma-access yung PhilHealth, how they can register, and tinutulungan po talaga natin sila on these particular services. Thank you. May mga tanong pa ba? Siguro, hindi siguro na itatanong natin mga media partners ito. But I would like to ask again, siguro sir, there are reports, no, from the media, I think, na itong the idle funds na sinasabi. I think it was reported earlier. May mga idle funds daw si PhilHealth, and the government or the some legislators would want na ibalik ito, i-turn over na sa National Treasury. So, is there such a thing na idle funds po on the part ng PhilHealth? At kung meron, bakit may idle tayo na funds? Yes, yes sir, no. So, this is what we call the unprogrammed funds, no? Or the returned funds, unprogrammed funds of PhilHealth. So, we do fully respect the opinion and the sentiments of all the sectors. Hindi lang po tayo sa government, but in the private sectors, all our partners, when it comes to this particular concern, because we have a collective responsibility to guard our social health insurance or our national health insurance fund. Pondo po natin yan, lahat po ng taong bayan. At we would like to reiterate lang po that the transfer of the 89.9 billion funds is legal. It is supported by the opinion and the guidelines from relevant government agencies like COA, OGCC, and the GCG. And it is in compliance to the Department of Finance or DOF circular to transfer a portion of the funds of PhilHealth. Again, that's 89.9 billion. And we would like also to reiterate na there are no funds from the direct contributors, yung pong binabayad na ating mga miyembro, ang na-transfer. But instead, ang ating transfer of funds involve those that were given by the national government. Kumbaga, subsidy from the national government, and it was returned back to the national government. And following a schedule din po, sir, NAS, of September 2024, the corporation PhilHealth has returned 30 billion of the unprogrammed funds. Thank you. May mga follow-up questions pa ba? So I guess, I think that's all. Marami na po talaga tayong informasyon na nabigay. If there will be more questions, salapin na lang po ang ating mga media partners, sir, sa inyo. Would you like to say, siguro, parting forward messages na lang or reiteration or any announcements, no, before we end po this program? We start sa inyo, ma'am. Go ahead. Yes. I'd like to go back to the concern kanina po, no? I'd like to give emphasis as well, hindi ko lang po nabanggit, but we would like to give assurance. Yun po yung hinahanap kasi na ating mga miyembro, lahat po na ating mga mamamayan. Patuloy pa rin po na ibibigay ng PhilHealth ang ating mga benepisyo. The enhanced benefits and those that are in the board-approved benefit plan, yung in the pipeline na ibibigay, nabanggit po kanina ni Attorney Harvey na napakarami pa po na i-deliver ng
ng PhilHealth, enhancement of severe dengue, enhancement of RZ benefits for prostate and cervical cancer, among many others. And we guarantee all our members, lahat po ng mga nanonood ngayon, na patuloy po yung pagsaservisyo ng PhilHealth para sa inyo at pagbibigay po ng karampatang benepisyo. Thank you po. So siguro po no, in this time of controversy na naibaba to sa PhilHealth, maybe ang gusto ko po siguro sana sabihin today is that our members should focus on the good news na binibigay ng PhilHealth. So ano ba yung kanilang benepisyo more over sa mga pondo na yan na tinatransfer kung saan-saan. Kailangan pong i-remember ng ating mga miyembro na sila po ay makakapag-avail ng no balance billing policies at accredited na hospitals. Kung sila po ay may CKD-5, sila po ay may 156 days and covered po ng 4,000 per session. And napakarami pong benefits na itaas na ang PhilHealth and itataas pa at the end of the year. So again, we encourage everyone to be part of PhilHealth, be enrolled to the program, and be part of the consulta package also. Thank you, ma'am. Attorney? Again, first of all, magpapasalamat po kami, sir, for this opportunity po to present to our listeners yung mga programs po ng PhilHealth. Thank you so much for PIE 11, sir, for this opportunity. I hope that this is just a beginning of our engagement, especially in the media and our listeners here in PA, Kapehan, sa Bagong Pilipinas, no? Because again, there are many programs pa, CPLS and benefits CPLS that we need to disseminate to each and everyone sa atong mga listeners. And I encourage again sa atong mga listeners, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, please, pumunta po tayo or do not hesitate to ask questions po sa PhilHealth Regional Office 11 or to any LIOS or Local Health Insurance in each provinces of the region para po malaman po natin ang mga benefits na pwede po nating ma-avail, especially if we get or we experience some sickness and diseases. Because again, ito po ay para po sa atin, no? We should learn or we should know the benefits that is afforded to us po. Thank you so much, everyone. Ayan. So, mo to mga higala, no, ang ilahang pamahayag, no, I hope natin nasabtan dito, no, and I hope nga mas, dili lang kinasabtan, pero mas makuan na to ang pagsabot, no, ng ano yung ato ang nahitabo. But anyways, depende man na kung nagi, kung it was really illegal, kamo sila na, depende na, pwede man na, may karapatan man ang bisan kinsa nga mo file o kaso, no, kung katong kuan dito is illegal, no, ang korte na ang mag-decision. So let the court decide, no, kung ang pagbalik ba sa katong kuan is kuan ba sa treasury. But anyways, nanggistoryahan po dito ubang mga services po, no, and katong ubang pong mga butang nga somehow medyo nakawala og trust sa PhilHealth, no, well, lilipas din to, no, salig lang ta. Anyways, mga igala, balik kita man lang sa mga importante pa. Hinumdumi nga itong silbianan. Yes, mga igala, balik kita din sa itong panag-uban, din sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no, karong panahon na, no, doon ay mga programs, no, ang ato ang gobyerno, no, na somehow wala po dili matagbuan sa kuan, no, o dili wala dira sa ato ang Department of Social Welfare and Development, pero ato ang DSWD mga ilagala, no, nakapaningkamot na sila mga ilagala, no, to synergize or sa baba na ilahang buhato, no, nga para makatabang puno, especially kay siyempre sa natad sa social welfare mga ilagala, no, nasa kasagaran diha nga mga ginatabangan kay katong mga people in need, no, like kuan ko lang sa financial content. Isa po sa mga target nila mga igala is kaning ilahang campaign against poverty, hunger and poverty, no. So ang atong DSWD mga igala nagako-coordinate sa mga national government organization, di siya non-government organizations or uban pang mga national government agencies, no, nga naghimo og sa mga program mga igala, no, to synergize, no,
to synergize and makuan po, no, matagan ng sistema ang maong mga programs nila, no. Ngadto sa kuno, actually it's part of the collaboration sa gutong gobyerno sa tong private entity para mahimong ko ano, mahimong magmalampuson ta sa ato ang ko ano pag tawag ani pakigbatok sa kapobrehon ug kagutom, no. Anyways, may gala alang sa ko ano ubang impormasyon na ang inyong satan, may bawaan mga igala. Ito paminaw, ano, ang Regional Program Coordinator sa DSWD11 nga si Ma'am Angeli Rodriguez. Paminaw na to. So our program is the Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Program. So ang DSWD, the role of the DSWD is the lead or the convener of our partners, no? So in the EPA program, we have partner national government agencies kasi we have given emphasis to the synergistic efforts of these NGOs. Kasi yung DSWD, yung role namin is the program lead. And then, hindi po lahat ng mga services, no, available kay DSWD. And that's the reason na meron tayong mga partner agencies. Kumbaga, kung yung pangangailangan ng ating mga client is that makaka-intervene yung other partners natin. So, isa sa mga drive ng DSWD is to address problem on hunger is to provide, and poverty also is to provide opportunities para sa ating community-based organization and to improve the quality of implementing supplementary feeding programs and other feeding programs of the government. So yung DSWD, yung drive kasi po namin, sir, in implementing the EPAP is palaguin or is strengthened natin yung adoption of community participation in procurement, which is under Public Act 9184, Section 53.12, na yung ating mga magsasaka ay hindi na kailangan pang makipag compete sa ating mga public bidders, yung mga malalaking bidding. So yung ating negotiated procurement, community participation, it's a type of procurement na tailor-fitted doon sa need ng ating community, and yung ating mga local farmers ay makapag-participate given also their capacity. So in Davao Region, sinimulan natin ito ng 2022 and nag-start tayo for 4 LGUs only. Nagkaroon tayo ng pilot yung mga farmers yung pinasupply natin ng gulay, itlog, isda doon sa ating supplementary feeding programs. And in 2023, meron tayong na-serve na 5 LGUs. And this time kasi, nung 2023, yung LGUs talaga, yung ating procuring entity. They adopt the NPCP through SB resolutions and sinuportaan din ng ating DILG providing memo to our LGUs, encouraging them to resort to NPCP mode of procurement. And then this 2024, meron tayong naging target na 14 local government units. So meaning, mas lumalaki yung opportunities na naibibigay natin sa ating local farmers and other community-based organizations, which will eventually magkakaroon ng impact doon sa ating goal na ma-address yung poverty, in which tinutulungan natin sila na magkaroon ng sustainable income through the government procurement and other agencies na pwede silang maging supplier like hospitals and centers, residential care facilities. Yun po, sir. Ito ba yung parang kadiwa? Kasi mababasa ko sa news na yung mga LGUs na kadiwa na ginasource sila from, ang source sa kanilang bilihin is from local producers or farmers. Or at ano itong mga LGUs na to na that you're targeting, and kamusta na yung mga yung 5 LGUs? How is that procurement or the practice? Has it been sustained? Okay, yung Department of Agriculture is also a member of the EPA program. And yes po, we have a regular kadiwa. Ginagawa po siya ng ating partner agency, yung DA natin. And sa lahat po ng provinces, in which yung mga local farmers natin, yung mga products nila, isa yung mga binibenta natin. And meron siyang schedule. Okay? And we have also the, parang nangyayari kasi si DA, meron din silang parang
stock market ng mga products, scheduling na for example, here in Davao City is in Turin, na meron silang schedule, pero rin yung Kadiwa market nila, and nababibili natin ng presko yung mga gulay, prutas, at iba pa nilang produkto. So, in the case of LGUs, na na-serve natin in 2022, meron tayong apat, okay? We have the LGU Malita of Davao Occidental, we have the LGU Maco, and then we have the LGU Mawab and Carmen Davao de Oro. So dito sa Maco at Malita, yung sinusupply is gulay, yung mga dry goods, bigas, and dito naman sa LGU Carmen, yung sinusupply ng ating mga farmers, and Mawab also ay mga bigas po, sir. Yun po. Yung 14, ma-identify niyo po si ano yung yes target? Yes po, sir. For this 2025 ito or 2024 implementation po, sir. So yung LGU po na involved dito is again sa Malita ng Davao Occidental, we have LGU Maco, we have LGU Mawab, New Bataan, Davao de Oro, and then we have Duhali, Davao del Norte, Island Garden City of Samal, we have Asuncion, Davao del Norte, we have Tagum City, Davao del Norte, Compostela, Davao de Oro, Nabunturan, Davao de Oro, Carmen, Davao de Oro, Bansalan, Magsaysay, and Maragusan po. Yun po siya, sir. A clarification, yung funding ng for example, the source fund coming from the people to the organizations. Ganito po kasi, sir, yung ating mga national government agencies, they have organized community-based organizations, meaning yung mga CBOs, they're into livelihood projects. So, nabigay tayo ng mga assistance, farm inputs. So, ngayon, once na nabuild nila yung kanilang mga legal personalities, meron na silang mga legal documents, which is covered doon sa mga requirements ng ating Republic Act 9184, yung EPAP, kami yung nag-validate sa kanila, tinitignan namin yung capacity nila as a technical requirements and finances kung pwede ba sila natin malink sa ating feeding programs. So yung financial po na capital is mismo galing doon sa ating mga community-based organizations. Yun po, sir. So mo to mga ganun ang giing ang kuno ang pahayag ni Ma'am Angeli Rodriguez, a Regional Program Coordinator sa Department of Social Welfare and Development on DSWD 11. I hope no natay nakuha na sabtan sa maong pahayag ni Ma'am Angeli Rodriguez. Anyways, mga katambay pa igong oras hangtod sunod po diri sa panag-uban sa panag-uban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas. Tabaw ako ay inyong nakauban Armando Finiquito. Hangtod sunod po noon mga igala bulol na hangtod sunod po noon mga igala. Daghang salamat o mayong adlaw.